Good day everyone! Pagpasensyahan niyo na ang aking paos na boses ngayon. I'm Ralyn Gamboa, together with my partner Vanessa Katanghal, at ang tatalakayin namin ngayon ay ang Pantayong Pananaw bilang diskurso pangkabiasnan ni Jesus Salazar. Ang nilalaman ng report ng reading na ito ay ang mga sumusunod: maikling talambuhay ni Jesus Salazar, introduksyon, pantayong pananaw, at ang conclusion nito. Ating simulan nito sa pamamagitan ng pagpapakilala ukol sa author nito. Siya ay si Jesus Ataiza Salazar na ipinanganak noong April 20, 1934 sa Tuvialbay. Kasalukuyan na siyang 87 years old. Si Salazar ay nagtapos bilang summa cum laude sa UP Diliman sa kursong BA Kasaysayan. Kasama na rin dito ang pagkuha niya ng PhD sa etnolohiya o antropolohiya kultural sa Sorbonne Universidad ng Paris. Isa rin siya sa mga magagaling na estudyante noon, kaya siya naging isang Pilipino historiador, antropologo at philosopher ng kasaysayan dahil may kinalaman ito sa kanyang pinag-aralan. Naging profesor rin siya at kasama rin dito ang pagiging isang author ng mga aklat katulad ng Ang Filipino sa Agham Panlipunan at Filosofiya, Kasaysayan ng Pilipinas, Isang Balangkas at iba pa, pati na rin ang tatalakayin namin ngayon. Dahil sa mga napagtanggupayan at niambag niya sa ating bansa, ay tinawag siya bilang ama ng bagong historiografiyang Pilipino. Bigyan muna natin ng maikling pahapyaw ang kanyang ginawa. Taong 1974 na buo ang buod ng Pantayong Pananaw. Nabuo ang kanyang konseptong Pantayong Pananaw bilang batayan sa isang kurso niya na historiografiya kung saan pinag-aralan ni Salazar ang metodolohiya, filosofiya at higit sa lahat ay ang pamamaraan ng pagsulat ng kasaysayan. Naging isa ito sa importanteng batayan ng kanyang kurso kaya niya isinagawa ito. Isa pa, ginawa niya ito dahil hiniling ito ng Malacanang at ito ay noong panahon ni late President Ferdinand Marcos. Ayon kay Salazar, pinunako noon na ang pananaw ng inihahaing ensiklopedya ay hindi pantayo kundi pangkami. Kaya niya nasabi ito dahil ang mga nagnarrate ng ating kasaysayan o kung anong meron ang Pilipinas ay hindi mga Pilipino mismo kundi ang mga taong banyaga. Kaya nasabi ibang lahi ang gumawa dahil hindi wikang Pilipino ang ginamit kundi ang wikang banyaga. Sumunod ay dahil hindi mga Pilipino ang gumawa, nag-iiba ang punto de vista. Sa Ingles, nagiging third person ang point of view na dapat ay maging first person point of view. Kumbaga, dahil tayo mga Pilipino mismo ang naninirahan dito, tayo dapat mismo ang magbibigay interpretasyon sa Pilipinas. Ang konseptong ito ay mas may papalawak pa sa mga susunod na slides. Sa kasamaang palad ay hindi napaboran ang tuligsang ito dahil ang mahalaga lang sa kanila ang pananaw ng banyaga, specifically ng mga elitista sa atin, sa colonial mentality. Naging sunod-sunuran tayo sa kanila. At dahil dito, ang Filipino heritage ay katulad lamang sa encyclopedia na ginawa ni Zolo Galang. Ito ay isang wikang Ingles at hindi pa rin maunawaan ng mga Pilipinong nagtukoy nito kung ano nga ba ang pagkakaiba na ito sa encyclopedia ng mga taga-ibang bansa katulad ng mga Amerikano, Ingles, Australiano at iba pang bayang Anglo-Americano. Maiintindihan na ito kung ang mga tunay na Pilipino ang magsasagawa ng encyclopedia ukol sa paglalarawan ng mga Pilipino at dito magsisimulang magkaroon ng inspirasyon ang mga Pilipinong manunulat at magkakaroon ng pakikipagtulungan ng mga banyaga sa pagsasagawa nito. Dahil pag tinulungan nila tayo ay may sisingit o may lalagay, yun talagang perspective ng mga Pilipino na hindi nga makita doon sa encyclopedia na ginawa ng mga banyaga. Ngayon na nabigyang introduction na ang topic na ito, ano nga ba talaga ang mismong kahulugan ng pantayong pananaw? Ang pantayong pananaw ay isang panloob na ugnayan ng Pilipino tungkol sa katangian, halagahin, kalaman, karunungan, hangarin,
kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuan pang kalinlangan nito sa isang wika. At ito ay ayon kay San Lazar. Sa pagkipagtalastasan o diskursong meron sa ating bansa, ay mayroong grupo etnolinguistiko na may kabuuan at kakanyahan na may iisang pananaw. Upang mas maintindihan nito, ay ipapakita ko ito sa mga susunod na slides. Sa wikang Filipino ay makikita ang mga konseptong katumbas Tagalog o Filipinong lengguwahe, ang kayo, kami, sila, at tayo. Ang kayo, kami, at sila ay hindi pa napapakita yung pagiging bahagi ng grupong kinabibilangan. Ngunit ang term na tayo ay makikita yung sense of belongingness kahit pa wala sila sa mismong naganap na usapan. Ine-emphasize ni Salazar ang kahalagahan ng salitang tayo. Halimbawa na lamang ay ang katagang tayo mga Pilipino. Ito ay may pagkakaiba sa kaming mga Pilipino. Dahil ito ay nagpapakita na ang mga kapwang Pilipino lamang ang bahagi sa usaping iyon at hindi ang mga banyaga. Dahil mga kapwang Pilipino lamang ang part nito, ay madali na maiintindihan ang kalagayan, konsepto, kaisipan at ugali ng bawat Pilipino. May kasamang diinid kapag sinasabing tayo, di ba? Ang pagkakaroon ng pantayong pananaw ay may hahalintulad sa sistemang sarado o closed circuit dahil nagpapakita ito ng pagkakaunawaan at pagkakaroon ng matinding unayan ng mga Pilipino. Nagkakaintindihan tayo na hindi na dapat umabot sa mga tao hindi naman mga Pilipino. At higit sa lahat ay dahil sa pantayong pananaw ay may papakita sa isang lipunan na may pagkakasundo sa iisang kultura at pananaw na meron sila dahil isang code o pinagtutumbasan ng mga kahulugan. Dahil isang ating wika ay may sarili tayong interpretasyon na tanging mga kapwa Pilipino lamang ang mga makakaunawa. Kaugnay sa sinabi ko kanina na mapapansin natin ang konsepto ng pantayong pananaw dahil ang Pilipinas ay isang merong grupong etnolinguistiko at ang halimbawa nito ay dahil ang mga Tagalog ay may isang wika at nagkakaintindihan sila, ito ay nagbibigay ugnayan sa kanilang isipan at damdamin. At dahil ang bansa lang natin ang gumagamit ng wikang Filipino bilang pangunahing wika, ay tayo lang din mismo nagkakaintindihan. Hindi lang sa wika, kultura at tradisyon makikita ang pantayong pananaw kundi pati rin sa relihiyon. Dahil noong pre-colonial period, ang mga Pilipino ay nananalig sa nito at si Bathala ang pinaka-diyos nila. At noong panahon naman ng pananakop ng Kastila dito sa ating bansa, ay napalitan ito ng pasyon at si Kristo na ang sinatawag na diyos. Kahit pa na nag-iba ang wino-worship o sinasamba na meron tayo ay meron nga pa rin tayo nag-iisang pananaw ang mga Pilipino at nagkakaisa pa rin tayo ukol dito. At para sa iba pang eksplanasyon tungkol sa pantayong pananaw ay tinatawag ko ang aking partner na si Vanessa. Salamat Raylan at ating ipagpapatuloy ang pantayong pananaw. So ang pantayong pananaw ay kadalasan ay hindi hayag sa mga kasapi mismo kung buo ang kanilang lipunan at kalinangan. Ito ay dahil sa iyon ang talagang kinagisnan nila. Makikita ito sa kanilang mga ugali, kilos at gawa. At dahil mayroon sariling kalinangan, pag umalis sila sa kanilang zone or kung saan man sila natuto ng kanilang kalinangan, kailangan ay ituro or ipaliwanag sa kanila ang kalinangan ng iba upang maintindihan nila ito. Matapos ay ipapamahagi nila ang natutunan nila sa kanilang mga kababayan. Sa pagpapaliwanag ay gumagamit sila ng mga katagang kagaya ng ganito sila at ganito ugali nila doon. Kung ipapaliwanag naman niya ang sarili niyang kalinangan palabas, ay dapat humanap siya ng common ground nila nung kausap niya. Halimbawa, kung magkwekwento ako sa isang Amerikano, kailangan ay ipaliwanag ko ito sa wikang Ingles. O kaya dapat nakakaintindi siya ng Tagalog upang maipaliwanag ko sa kanya ang aking kwento. Kung ang usapan naman ay mula sa labas tungo sa mga Tagaloob, ang tawag dito ay pangkayong pananaw. Ang halimbawa nito ay,
kayong mga taga-Amerika ay iba, hindi kagaya naming mga Pinoy. Dahil sa kolonyalismo'y, unting-unting nawasak ang kabuuan ng maraming mga grupong etnolingwistiko sa ating bayan. Ang kabuuang kolonyal ay itinatag at ipinalaganap sa pamamagitan ng wikang Kastila, pagkatapos sa wikang Ingles. Kaya ang nasyong Pilipino ngayon ay wala pang pantayong pananaw na bumabalot sa kabuuan. At ayon kay Salazar, kung nais nating mabuo ang bansang Pilipino, kailangan pausbungin at pagyamanin ang pantayong pananaw ng kasalukuyang kabuuang sosyo-political para sa buong bansa. Sa konklusyon, ang pantayong pananaw ay isang buong diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan. Ang pinakakatangian ng isang kalinangang may kabuuan at kakayahan. At batayan siya ng pagkakaisa ng isang grupo ng taong may sariling wika at kultura. Wala pang pantayong pananaw na bumabalot sa kabuuang Pilipino dahil ang dating katutubong kalinangan natin ay nahaluan na ng iba't ibang impluensya. Nakaugat ang kalinangang bayan at pantayong pananaw natin sa kapilipinuhan at sa ating kasaysayan, kasaysayang punong-puno ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga kultura at sibilisasyon. Ang kalinangang bayan ang siyang dapat maging batayan ng kabihasnang pampansang may sariling pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan. Sumakatuwid, dapat masaklaw ng kalinangang bayan ang kulturang nasyonal. Ang ibig sabihin nito, magiging bintana natin ang kulturang nasyonal tungo sa labas. Ang kalinangang bayan naman na nakaugat sa mga kalinangang etnolingwistiko at karanasang pambansa ay magiging salamin at bukal ng ating loob. At dahil sa pagkakulang ng pantayong pananaw sa Pilipinas, naniniwala si Jose Salazar na napaka-importante ng pagsasapilipino ng buong sistema ng edukasyon upang maging homogeneous o isa at napag-ugnay-ugnay ang pagkalahatang kaalaman, karunungan at kasanayan ng ibinabahagi at pinauunlad sa buong Kapilipinuhan. Bukod sa mga ito, higit na mahalaga ang pagsasapilipino ng pagtuturo, pananaliksik at paglalathala ng mga kolehiyo at unibersidad. Ito ay isinasagawa na sa pinaka-importanteng mga unibersidad sa Maynilaan. Higit sa lahat, sa UP, kung saan inilunsad ni Pangulong Abueva ang patakaran sa wika na ipinagpatuloy naman ni Pangulong Javier kasama ang pagpapaibayo sa sentro ng wika sa buong UP system. Kaugnay nito, kailangan din ang pagsasapilipino ng mga agham upang ang mga ito'y maging bahagi ng kalinangan ng bayan. Sa pamamagitan nito, magiging mabilis ang pagpasok ng mga pagbabago sa agham at mahihimok ang paglikha at pagtuklas ng bago sa agham sa loob ng ating lipunan at kabihasnan. Ibig sabihin, kailangan maiugat sa ating lipunan at kabihasnan ang mga tradisyong siyentipiko, matitigas o malalambot na agham man ito o hindi. Ang pangunguna sa kilusang ito ay ginagampanan ng mga agham panlipunan, higit sa lahat ng kasaysayan at ng sikolohiya sa UP. And that is it, Pansit! Salamat sa pagsama sa aming mga dalagang Pilipina sa pagtalakay namin sa pantayong pananaw ni Jose Salazar. Mabuhay! Pagsama